Yung mga Koragon, panoorin nyo ito kung paano ko ililayout dahil itong video na ito ay para sa inyo sa mga nahihirapan ba. Hello, magandang araw mga Koragon. Bali, itong ginawa natin dito, di natapos. Ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano mag-layout ng palitaga. Ginawa ko na yan dati, pinakita ko na rin kaso meron pa rin sa akin nag-request ng kung paano daw mag-layout ng palitaga. Mag-layout. Taga. Kapag tayo mag-layout ng palitaga ng Koragon, pag sinabi nung formal na iskwalahin dapat ang layout, wala nito, mag-poste dito. Pag sinabing iskwalahin, kailangan magsukat kayo dito. Kunwari sumukat kayo dito ng 5 cm. Kailangan doon sa dulo na yun, ipapasa nyo ng 5 cm dahil may kanto. Para itong kanto na to sa kabila, magkaparehas yung sukat nyan. Tapos, kukuha kayo ng eskwala na nyan. Ngayon, pag walang sinabi yung formal na mag-eskwala kayo, kung layout lang ng pagpalitada, ganito gagawin nyo mga Koragon. Para matutunan nyo, gumamit kayo ng pako. Mayroon kayong concrete nilang gamitin nyo. Yan. Magpako kayo dito, kahit na saan lang ito, dahil dito malambot yan eh. Pag dito nyo pinako, magbabasag lang ito. Kailangan magpumako kayo dito na sa baba. Yan. Tapos, sa baba. Pako kayo. Tapos, sa kabila. Ngayon, pag napakawan nyo na, maglagay kayo ng alamre, maglagay kayo ng tansi. Itong ginagamit kong tansi ay numero 80 ang ginagamit ko, no? Ngayon, bubuhulin nyo siya, talin nyo dito. Ngayon mga Koragon, ang standard ng palitada ay 2 cm, yun ang standard nun. Pero tayo kasi, di natin yun nasusunod dahil yung asintada, hindi accurate, kumbaga, buro baloktot yung iba. May patumba, may pa higa. Kaya di mo masabing madulus makuha mo sa dos talaga yung gagawin. Kaya ang gagawin natin, pag ganyan, uhulugan, no? Kukunin lang natin yung pinakamanipis. Pinakamanipis na na sukat, no? Kunwari ito, inulugan mo to. Ito. Yan. Itong hulog, ito yung susukatin mo lang kasi nasa hulog siya. Ito yung sukatin mo lang dyan, susukat ka sa baba. Kung anong sukat dyan, kailangan ganun din sukat sa taas. Kung anong sukat sa taas, kailangan ganun din sukat sa baba. Pagdating sa kabila, iba naman yung sukat nun. Hindi pwedeng dos dito nakuha mo, dos dito nakuha mo. Pagdating sa kabila, magiging dos sukat mo. Hindi. Magkaiba yun. Kung anong sukat mo dito, ganun sa baba. Pagpunta mo sa kabila, iba naman. Kunwari, ito yung ating kukunin na sukat. Ang sukat nito ay kukuha na natin dito ng sukat ng ayan 2.5, no? 2.5. Ibig sabihin, ito yung nasa hulog. Tansi, itong nasa hulog yung hulog natin. 2.5, kailangan sa taas 2.5 din. Sukatin tayo dito ng 2.5, yan. Ngayon, turak natin to kasi wala siya sa 2.5. Yan, pansin nyo yung dito, kung nakasabit yung tansin nyo. Kung wala, okay na yun. Yung 2.5 sa baba, 2.5 sa taas, okay na yun. Yan. 2.5 na. Ibig sabihin,
okay na siya, nasa hulog na. Pagdating naman sa kabila, layout naman natin. Uhulugan din natin siya. Ganyan. Yan mga Koragon, ah. Kanina, sinukat natin doon. Ang sukat doon, 2.5. Huwag niyong basahin yun mga Koragon. Huwag niyong itulad yung 2.5 dito. Ipasa niyo dito. Hindi po. Kasi, ang titingnan niyo ito, pansi. Kung nakadikit sa asintada o hindi. Ngayon, pag hindi siya nakadikit, may allowance na konti, magsusukatin kayo ng panibagong sukat. So, dito, hindi siya nakadikit. Pero ito, talagang nasa hulog. Yan, pag binitawan mo siya sa taas, ilagpak niyan, tamang-tama sa hulog. Kaya sukatin nyo dito. Yan. Yung dito yung sukat, 3 cm. Kailangan sa taas, 3 cm din. Yan, 3 cm. Parehas, no? Yan. Ibig sabihin, nasa hulog parehas yan. Ngayon, ang titingin nyo lang, yung tansi dito. Yan. Kung hindi nakasabit sa inyong pader, huwag nyong tingnan dito dahil ito, nagbabase lang to kung itong tansin nyo nasa hulog na. Kaya pag sumukat kayo ng tris dyan, kung saan tumapat tong tansin nyo dito sa hulog, yan tris. Kailangan sukat din sa taas, tris din. Ayun, nakatapat din siya. Kaya yan na yung pinaka-layout niya. Ngayon, kapag ako nag-layout, dalawang klase lang. Pag okay na yan, pag naka-okay na siya, ang ginagawa ko, maglalagay ako dito. Kapag okay na, gaganyan nyo lang. Ganyan. Maglagay lang kayo ng ganyan para ito, pinakalinya nyo yan. Yan yung susundan nyo pag kayo nagbara. Yan. Kapag maliit lang, ganyan lang gawin nyo. Kung malalaki yan na, ang ginagawa ko, hindi ganyan. Ginagawa ko, naglalagay ako ng pako dito, sa gitna. Diyan. Tapos dito. Tapos dito, tapos, tatansihan natin ng, tatalian natin ng paganyan. Yan. Ganyan mga Koragon. Ngayon, pag nalagyan nyo yan ng tansi, tingnan nyo itong inyong tansi kung nakadikit o hindi. Kailangan may allowance lang siya na konti. Yan. Para pag ginanyan nyo, gumalaw. Dapat kailangan gumagalaw yung tansi nyo. Dahil pag binara mo yan, kailangan nyo may allowance na konti. Kaya kailangan gumagalaw. Yan. Gumagalaw sila. Ganun dapat ang pag-layout ng palitada. Saka dito sa kabila, ganun din. Yan. Kailangan gumagalaw din yung dito nya. Yan. Yan po ang tamang pag-layout ng palitada. Napakabilis po nyan gawin, lalo na pag nagpalitada na kayo kasi. Ayan mga Koragon, hanggang dito na lang aking video sa pagturo sa inyo ng paano mag-iap ng palitada. Sana ay may natutunan naman kayo ngayong araw na to. Maraming salamat sa mga nag-suporta sa akin at sa nag-request nito. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi marami kayo, kaya maraming salamat sa inyo. Thank you.